Hello everyone! Welcome back again to my channel. So for this vlog, I'm going to share the 10 biggest mistakes na ginagawa ng mga nanay na mga anak, lalong-lalo na yung mga first time mom. Siyempre, wala nga tayong idea sa mga ganyan. So if you want to have a normal delivery and easy progress of labor na hindi kayo magli-lead into CS, please watch the full video. Again, before I start this video, disclaimer muna tayo. So, itong mga i-share ko sa inyo is based on my research and experience ko na rin nung ako ay nag-work as a nurse. So, i-share ko lang din yung mga nakikita kong mga mistake na ginagawa ng mga nanay na mga anak. Siyempre tayong mga mami, nag-i-aim tayo talaga ng isang normal delivery. Siyempre gusto natin yung baby natin lumabas ng normal. Pero siyempre may mga instances din na sa haba-haba ng nilabor mo, mauuwi din pala sa CS. So para maiwasan natin yon at maging easy lang yung progress of labor natin, mag-share ako sa inyo ng 10 mistakes na dapat nyong iwasan para mag-proceed kayo to a normal delivery lang. Okay, let's begin! First common mistake na common na ginagawa ng mga nanay, lalong-lalo na yung mga first-time mom, is going to hospital too early. Kapag yung contraction or yung pain na nararamdaman nyo is nawala kapag kayo ay nagpahinga, monitor yourself sa bahay lang muna. Huwag kayo agad-agad susugod sa hospital at magpapa-admit. Kasi may posibilidad na kapag kayo ay wala pa sa active labor, pauuwiin lang po kayo. So if ever nakaramdam kayo ng pain and contraction, monitor yourself. Kapag panay-panay na yung contraction at mas mahaba mo na siyang nararamdaman, first thing to do is to inform your OB para sila ang magugusignal sa inyo kung kailan kayo dapat pumunta sa hospital. Eh mga mami, kapag kayo ay na-admit ng maaga, mas matagal yung anxiety, mas maiinip kayo, mas mahaba yung pain, mas mahaba yung labor, and mag-end up kayo na sobrang pagod na kayo to the point na kapag kailangan nyo na ng energy na yon para to push your baby out, hindi nyo nakakayanin kasi you don't have enough energy dahil nagamit mo na sa haba ng labor mo kasi nga maaga kang nagpa-admit. Second common mistake na lagi kong napapansin is every time na magbe-baby out na, laging merong kambal si baby. So, pasintabi po, sa mga mami dyan na nagli-labor, hindi naman masama na kayo ay mag-poops bago nyo i-deliver si baby or bago kayo mag-proceed sa totoong labor. Kasi kapag kayo ay nakatae, mas clear ang passage, walang mag-o-obstruct or walang pipigil sa pagbuka ng cervix mo or vaginal canal mo kapag lalabas na si baby. Actually, protocol to ng mga hospital and it is important na pumops kayo bago kayo mag-proceed into labor and delivery for better passage for ECS delivery. Third common mistake po is not getting enough rest and sleep. Ito common sense na to mga mami, pero madalas pa rin na hindi nagagawa. Kasi it's possible na sobrang excited or sobrang na yung anxiety and stress na nararamdaman ng isang mami na mga anak na kahit hindi sila nakakatulog sa gabi. And for example, naka-admit na kayo sa hospital at naghihintay na lang kayo ng active labor, pwede pa rin kayong matulog. And it is important na makapag-rest talaga kayo para meron kayong energy kapag dumating na kayo sa true labor or doon sa active labor na mas panay-panay na yung contraction. Kaya kapag nakatulog kayo, may panlaban kayo doon sa stress na yon. Kapag kayo ay relaxed, your baby is also relaxed. And alam nyo ba mga mami, kapag kayo ay natulog during labor, meaning nagli-labor ka na pero bigla kang inantok at nakatulog ka, mas magdadilate daw yung cervix mo. So kahit nagli-labor ka na mga mami, don't hesitate na matulog at magpahinga. Fourth common mistake po is not requesting a quiet labor. Importante sa nagli-labor na mami na magkaroon sila ng quiet environment para makapag-concentrate sila doon sa contraction na nararamdaman nila. Kasi ang contraction po, hindi po yan nilalabanan, hindi po yan pinipigilan. Dinadamdam yan para mas matulungan nyo mapabilis yung progress of labor. Para sa mga mami, lalong-lalo na yung mga first-time mom, siguro wala kang idea talaga. Well, sa labor room po, hindi lang kayo yung naka-admit. Marami pang patient dyan na nagli-labor. So, yung iba dyan sumisigaw na, yung iba naman umiiyak na. Minsan, nakaka-stress din yung mga pag-uusap ng mga nurses o kaya pag-uusap ng mga doktor. It is possible and it is allowed to request a quiet labor. So, kung gusto nyo po ng katahimikan para mas makapag-concentrate kayo, hindi masama mag-request. Privilege nyo kasi yan mga mami eh. Huwag po kayong mahiya. For number 5 mistake na nagagawa ng mga nanay is yung lagi lang silang nakahiga. For example, kayo po ay naka-admit na, nasa labor room na kayo and tuloy-tuloy na yung contraction nyo. Huwag lang kayong higa na higa. Kahit na nararamdaman nyo na yung pain, kahit na nagko-contract na ng madalas yung chan nyo, huwag po kayong higa na higa.
try to do squatting at saka standing or kaya walking para mas mapabilis yung labor mo. Ikaw ba, mami, gusto mo na tumagal ka sa labor room for 12 hours long? Well, kung ayaw mo, huwag ka lang humiga. Or kung in pain ka talaga, mami, hindi mo talaga kayang gumalaw-galaw, okay na yung standing lang, yung nakatayo ka lang para matulungan mo yung sarili mo or si baby mo na bumaba doon sa pelvic area mo. With that position, natutulungan yung body mo na mag-open yung uterus and bumaba yung ulo ni baby doon sa pelvic area mo. Kapag lying ka naman or nakahiga lang, naka-flat on bed ka lang, it restrict mobility and it restrict din the baby's movement. Kapag hindi masyadong gumagalaw si baby, stagnant lang yung labor mo. Next common mistake po is may mga mommy na hindi nila ina-anticipate yung intensity of labor pain. Tayo po kasi may iba-iba po tayong level of pain threshold. Ibig sabihin, meron tayong iba't ibang level ng acceptance sa pain. For example, yung iba minimal lang yung pain na nararamdam nila, pero pag sa iba sobrang sakit na. So when it comes sa labor pain, hindi ko naman po kayo tinatakot, pero mag-expect kayo na masakit talaga ang labor pain. Para at least ma-ready nyo na yung sarili nyo kung gaano nga ba kasakit yung pwede nyo maramdaman kapag nag-start na yung labor nyo at kapag kayo ay manganganak na. Ang nangyayari po kasi dyan, kapag hindi nyo na-anticipate yung possible na pain na mararamdaman nyo, doon sa actual moment, masya-shock kayo. And kapag kayo ay na-shock, magkakaroon ng tension which can lead to more pain. So ngayon pa lang mga mami, i-anticipate nyo na masakit talaga yung labor pain para at least ma-ready nyo yung mind nyo and your body. Another common mistake po is hindi kayo nagtatry ng iba't ibang position during labor and delivery. Kapag kayo ay nagli-labor na and hindi kayo komportable na nakatagilid lang o kaya nakahiga lang, try different position para mas maging komportable ka and makapag-concentrate ka doon sa contraction. Tulad nga ng sabi ko kanina, ang contraction, dinadamdam yan. For example naman, kapag kayo ay manganganak na, kung hindi ka komportable sa squatting position or yung nakabuka ka, mag-try ka ng iba position na mas mapupush mo si baby na lumabas. For example, you can try sitting position, try kayo ng position na magiging komportable kayo ilabas si baby nyo. Another common mistake po mga mami is nag-exert ka ng too much effort. Kumbaga, nagli-labor ka pa lang, sobra-sobra na yung binibigay mong effort sa labor mo pa lang. Eh ano pa yung matitirang energy sa'yo kapag kailangan mo na talagang ilabas si baby? Kapag nagko-contract yung mattress mo, damdamin mo lang siya. Inhale, exhale ka lang. Huwag mong pipigilan, huwag mong iire. Kasi nagli-labor ka at umiire ka na, nag-exert ka na ng effort dun eh. And kapag magpupush ka ng baby, huwag kang sisigaw. Kasi mas naglalabas ka ng energy, mas nag-e-exert ka ng too much energy kapag sigaw ka ng sigaw. So, try mo lang mag-calm and i-push mo lang kapag nagko-contract and rest kapag hindi naman nagko-contract. So, try to conserve your energy and try mo din makinig sa mga doktor and nurses kung ano yung instruction na ibinibigay nila sa'yo. And last common mistake na napapansin ko sa mga mommy na nanganganak is lagi yung nakakalimutan yung breathing technique. So, the proper way is breathe into your nose and breathe out to your mouth. Dahil ang proper breathing technique po ay nakakatulong para kumalma si mother, para makonserve mo yung energy mo, para matulungan ka mag-progress yung labor mo, at saka para bumaba yung ulo ni baby doon sa vaginal canal. So sa experience ko as a nurse, marami po talagang nakakalimot kung paano yung proper breathing technique. Minsan ituturo namin yan nasa labor room pa lang sila. Pero kapag dumating na sila doon sa moment, doon sa mismong delivery, nakakalimutan na nila yung breathing technique to the point na sumisigaw na sila, to the point na blow lang sila ng blow na lagi nyo pong itatak sa isip nyo na huminga sa ilong and i-blow sa mouth slowly para mas calm kapag ikaw ay nanganganak na. So para sa malapit ng manganak dyan, sa mga kabuwana na, sana nakatulong itong video na to. And please, kapag kayo ay manganganak na talaga, ulitin nyo itong video na to para mas lalong tumatak sa isip nyo. And sana hindi nyo na magawa itong mga mistake na ito para mas mabilis kang mag-labor, mas mabilis kang manganak, and hindi ka mag-lead into CS. Kasi lahat naman tayo, ini-aim talaga natin ang normal delivery. So para maiwasan yon, please avoid those 10 common mistakes. If you like this video and learn from this video, please pakihit naman po yung like button. Syempre, pakishare na rin itong video na to. And of course, don't forget to subscribe on my channel and click the bell button para lagi kang notified pag may bago po akong uploads. And of course, pakifollow nyo naman ako sa aking mga social media accounts. Nag-upload din po ako doon ng mga mini vlog o kaya tips about pregnancy and motherhood. Marami din po kayong matututunan. Ilalagay ko na lang lahat ng links sa description box below. And also, meron din po akong Shopee account. Pwede nyo rin pong i-visit yun. Baka may magustuhan kayo sa mga binibenta ko. Ilagay ko na lang din
din po yung link sa description box. So yeah, this is the end of another informative video para sa inyong mga mommy. If you have request topic, please comment down below. So dito na po nagtatapos ang video na ito. See you on my next vlog po. Goodbye! Or even standing, or it restrict me, it restrict, and hindi nyo lang.